At Thursday na naman at kailangan naman natin bumalik sa Maynila para magturo. Share ko lang, nakakatuwa yung tricycle dito sa Calapan. Kasi ang laki ng legroom niya. Kahit straight mo yung paa mo kasya at kahit apat kayo sa loob, napakaluwang. Hindi kagaya ng tricycle sa Manila o kaya sa Cavite. Sa amin kasi sa Cavite, napakaliit. At pinupuno pa nila, pati yung baby seat pinapasakyan. Kaya tuloy para kayong mga Pokemon na nagsisiksikan sa loob ng isang Pokeball. So sa Calapan, maganda yung tricycle nila. Good job. 9:30 na nga at lapit ko na nga lang sa pier, naiwan pa ako ng ocean jet. So ang next na barko is Montenegro Shipping. So 10 AM siya. Sure ako na edita tong barkong to kasi ito yung schedule ng barkong to sa pier. Every hour nga pala nagsasalita ng Montenegro Shipping list ang Starlight Ferries. So odd numbers yung Montenegro, so even numbers naman yung Starlight Ferries. For example, 2, 4, 6, 8, 10, Montenegro yan. Then 3, 6, 9, 11, 1, Matic Starlight yan. Actually, may supercut din dito, kaya lang hindi siya nabiyahe. Huling sakay ko dyan is bago mag-pandemic. Siya yung pinakakasalitan ng ocean jet. Sana nga bumalik na eh, para may kasalitan na. Ayun o, umilag si ate oh. Ngayon kasi konti yung pasahero eh. Nakakuha na nga pala ako ng ticket at saka ng terminal. Papasok na tayo sa loob ng passengers terminal. Nagtataka ba kayo kung paano ina-assemble ang mabilisan yung mga shaded areas dito? Ayan. Yan yung way nila. Actually, binubuhat lang siya ng forklift. Tapos sinadala sa iba't ibang location na kailangan ng shade or lilim. So, gagawa sila ng waiting shed. So, napakainit ng panahon. Mukhang ang init ngayon ay impyerno degrees Celsius. Napakainit. Grabe. Bilisan na natin ang paglalakad papasok sa loob para kung ginigisa dito sa init. Pero titingnan muna natin kung saan niya dadalhin yan. Ah, dun pala. Napakainit. At ayan nga, dito na tayo sa loob. Dahil mainit ang panahon ngayon, merong mga nag-iikot-ikot dito na medical personnel. At tinitingnan nila yung blood pressure ng mga pasahero, lalo na yung mga matatanda. Although napakalamig sa loob ng terminal, iba pa rin yung minomonitor pa rin yung mga blood pressure nila. Kasi sobrang lamig, tapos lalabas ka sobrang init. Talagang mahuhubas yung sabaw mo. Talagang matutuyot ka. And about naman sa bagong terminal na to, ng Calapan Pier, may separate videos ako na tungkol dito sa may loob ng Calapan. So hanapin nyo na lang. Basta napakaganda ng terminal na to. Tatlong palapag nga pala to. At ang CR nito, parang Shangri-La. Walang-wala yung CR ng Batangas Pier. Panis. At alam nyo ba, ito yung terminal na nakita ko may laruan ng mga bata. May children's playground dito. Saan sa kabilang dulo. At ayan na, tinawag na tayo. Ito na, pasakay na tayo sa barko natin. Kung titingnan nyo yung barko, mukha siyang higanting yate. Pero ang alam ko, ito yung pinakamabilis na roro ng Montenegro fleet. Kasi dati, ito yung pinakabago. Pero ngayon, may dalawa silang bago. Yun yung binibining Abra de Ilog at yung binibining Batangas. Bilis-bilis na natin ang pag-akyat. At nakapwesto na nga tayo sa loob ng barko. Kung mapapansin nyo, pasakay na rin yung ibang mga pasahero. Nauna lang pala i-load yung mga sasakyan bago sumakay yung mga ibang tao sa may barko. Pero mukha namang may nalate na sasakyan. Ayan o, yung red. So, since summer, napakainit dito. At dito tayo pumesto sa may aircon accommodation ng barko. Ito yung second floor niya. Well, unlike sa Starlight, may bayad na extra 50 pesos yung accommodation na to. Pero huwag kayong mag-alala kasi sulit naman yung pag-stay nyo dito. Upuan dito ay synthetic leather at napakalambot at meron ding mesa sa may gilid na may mahabang upuan na malambot din. Perfect yan kapag may gagawin kayong office work kagaya ko, so pwede nyo ipatong yung laptop nyo dyan at gumawa kayo ng mga assignments or projects nyo. Madami ako nakakasabay ng mga negosyante at estudyante na nakapwesto dyan. So habang naglalaya, gumagawa sila ng project, presentations, and yung mga assignments nila. Napaka-komportable. At meron nga palang sariling CR tong aircon accommodation na to. Nasa loob din. Kung gusto mo naman bumili, lalabas ka. So, nasa labas yung bilihan ng pagkain. Yung pinaka-store nila is nasa labas lang, along the may wall lang. So, lalabas muna tayo. At makikita nga natin kung napakapayapang dagat at yung mga barko na nakaangkla sa may Calapan Pier. Ito yung pinaka-left side. Nakikita nyo na white, yan yung Marina Ferris din. Montenegro din yan. Yan yata yung Reyna Timotea. Minsan nabiyahe ng odiongan yan, minsan Abra de Ilog. Nakikita ko kasi yung nakalagay sa kapasigil sa taas ng Batangas Pier, yung malaking TV doon. Yung blue naman na nasa likod niya, yan yung isa sa favorite na barko ko ng Starlight, yung Starlight Jupiter. Maganda rin yung loob niyan, kahit mukha siyang maliit. May videos din ako sa loob niyan. Ang ganda. At ayan nga, sa kabila naman is makikita nyo nakapila yung mga tracking papaluwas papuntang Maynila. Pasakay sila sa bagong barko ng Montenegro Shipping List. Yan yung binibining Abra de Ilog, yung binibini series nila. At yung kulay orange naman yan, yan yung Vesta Lines or yung Orange Navigation. Tawag namin dyan is Ghost Ship kasi talagang isang kalawang na lang ang hindi pumipirma eh. Hindi ko lang alam kung bakit ayaw pa nila i-repaint or i-renovate yung barko na yan.
Usually, yung sumasakay dyan is yung mga biyahero. So, yung magbabiyahe kayo ng mga products and yung mga cargo. Kasi mas mura daw dyan eh. Hindi ko lang alam. Pero yun ang sabi nila. Based sa mga nakakausap ko sa mga pinsan ko na nagtrabaho dito sa pier dati. At ito na nga at paalis na tayo sa may Calapan Pier. Ah, umaatras na yung barko tapos iikot siya. Kung paalis kayo ng Calapan, may makikita kayong tatlong maliliit na island na sunod-sunod. Ang alam ko, yung tawag nila dyan is yung Bako Island. So, maliit, may maliit din na resort sa loob niya, pero di ko pa napupuntahan. White Beach din pala yung island din, pero may napanood akong video sa may YouTube dati na yung parang pinaka-shore niyan is para siyang gawa siya sa mga dead na shellfish, kaya mukha siyang white. So, kapag galing ka ng Batangas at nakita mo na yung tatlong island niyan, meaning 20 minutes or less nasa Calapan Pier ka na o nakababa ka na ng pier, nakadock na yung barko niyo. At ayan nga, tingnan natin yung isla. Napakaganda ng isla na yan. Minsan, naglalayag sila malapit sa isla. At minsan man, nasa gitna, sa pagitan ng isla na yan, dyan sila napunta. So, kitang-kita nyo talaga ng malapitan yung isla na yan. So, ngayon kasi, dito siya dumaan sa gil kasi napakapayapa ng dagat. Hindi siya maalon banda. At may nakikita kayong maliit na yan, mangingisda yan. Alam nyo bang napakayaman sa laman dagat itong parting to ng isla na to? Ang alam ko din maraming tulingan sa lugar na to, kaya siguro yung hinuhuli ng mangingislang yan is tulingan. Binibingwit nila or kinakawi lang nila, no, mahabang bingwit na maraming, ano, maraming siyang taga. So doon nila hinuhulog yan, tapos kinukuha na lang nila. And along the way, mga 30 minutes, madadaanan naman natin yung isang mahabang isla, ang Isla Verde. Ngayon is napakayapa ng alon, pero may mga times na napakalaki at napakahirap ng alon dito. Kaya iba, iniiwasan nila itong lugar na to. Lalo na yung mga maliliit na sasakyan o maliliit na ferries, lalo na yung ocean jet, iniiwasan niya talaga to. So napakaganda ng isla niyan at maraming resort sa loob niyan. So hindi ko lang alam kung saan kasasakay papunta dyan sa isla niyan. Pero ang alam ko is nasa Batangas yung sakayan ng bangka papunta dyan sa isla niyan, papunta sa Isla Verde. Wala rin akong, alam ko rin walang kuryente dyan sa lugar na yan eh. So generator lang yung ginagamit nila. Kasi napanood ko yung isang documentary sa GMA7. And pinicture nila yung isla na yan. And yung mga nakatira din sa isla. Pero napakaganda ng isla na yan, promise. So after 30 minutes, madadaanan din yung Monte Maria, yung pinakamalaking statue ni may Mother Mary na parang pang New York, alam nyo yun. So kapag nakita mo na yan, may 30 minutes na lang nasa Batangas Pier ka na, ibig sabihin, malapit lang siya. So narating ko na yung lugar na yan dati, napakaganda ng view at napakasarap sa mata. Para marating mo yan galing Batangas Pier, baybayin mo lang yung kalsada sa tabing dagat, so makakarating ka dyan. Medyo malayo na yung drive nga lang yan, at medyo makipot yung daan at maraming ginagawang daan dyan ngayon. So kung gusto mo talaga mapuntahan dyan, tsatsagain mo lang. And napakadami din mga vlogger na napunta dyan. So pinifeature nila yung lugar nila. Tapos dumediretso sila dun sa may kainan. Marami din kasing kainan dyan malapit. At matapos ng dalawang oras, nandito na tayo sa may Batangas Pier. Yung rate nga pala ng barkong to, pati yung rate ng mga sasakyan, kung magdadala ka ng sasakyan, kung magkano yung babayaran mo, is lalagay ko na lang sa description box sa may pinakababa. So basahin mo na lang doon, tingnan mo na lang. And salamat nga pala sa pagsama sa akin at nakaabot ka sa dulo ng video na to. Dahil nakaabot ka sa dulo ng video na to, pwede mo akong i-message kung gusto mo ng libreng training or pre-training program na pampapayat, personalized para sa'yo. Okay, ingat tayong lahat mga kababayan. Maraming salamat and God bless you all.